nilansang ng Amerika at ng Pilipinas ang isang barko na made in China o gawa sa bansang China. Ito ay kaugnay pa rin ang nagaganap na balikatan exercise sa pagitan ng dalawang bansa. Ang BRP Lake Caliraya na dating BRP Lapu-Lapu ay isa sa mga lumang barko ng Pilipinas. Ang barko na ito ang nais na palubugin ng bansang Amerika at ng ating bansa bunsod ng ginagawang pagsasanay ng Amerika at ng Pilipinas sa lawag Ilocos Norte. Pero hindi pa man nila ito nagagawa ay agad nang nagpakita ng pagkaunsyami ang bansang China. Sa isang pahayagan na kontrolado ng China, tila nanunubo kumano ang Pilipinas o nangaakit ng mas malalang gulo dahil sa pagkakapili sa barko na kanilang palulubugin na sinadya pang gawa sa China. Kung sakaling mapalubog man ang Pilipinas ang nasabing barko, huwag daw natin iisipin na kayang-kaya na nating palubugin ang kanilang mga totoong barko dahil wala daw sa hinagap nila na kakayanin natin sila. Nagbabala pa sila na may hangganan din ang kanilang pasensya at kanilang pagpipigil. Pero ayon sa Philippine Navy, hindi na umano dapat ito palakihin ng China dahil simpleng pagpili lamang ito sa magiging enemy ship ng dalawang bansang magsasagawa ng simpleng pagsasanay. Ito umano ang kanilang napili dahil may kalumaan na ito at hindi na gaanong nagagamit. Nagkataon lamang ng barkong ito ay gawa ng China. It's an old Navy vessel which we decommissioned. And just like in any sinking exercise around the world, they use all the vessels as the target of the exercise. And the same thing we are doing with Lake Caliraya. We reserved it for exercises such as Balikatan, so we can have a target for our firing. Anumang oras ay sama-sama ng maglalag ang barkong pangdigma ng Pilipinas at ng bansang Amerika. Sasama din sa unang pagkakataon ng French Navy sa Balikatan Exercise. Ginagawa ng China ang pag-angil nila na ito dahil na din sa tila natitreten sila sa mga ginagawang aksyon ng Amerika. Kilala ang mga bansang China at Amerika na magkakompetensya sa halos lahat ng bagay. Kung matatandaan, sa ginawang joint exercise ng Pilipinas, Japan at Amerika, hindi din nagpatilag ang China at nagsagawa ng kanilang sariling pagsasanay. Makikita din ang kanilang mga barko sa paligid ng karagatan kung saan isinasagawa ang pagsasanay ng tatlong bansa. Simula noong Lunes, 22 ng Abril, nagsimula ang tinaguri ang pinakamalaking balikatan joint exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na may 16,700 tropa. Ang 39 na balikatan, sinasabing pinakamalaki sa loob ng 4 dekada, ay gaganapin mula Abril 22 hanggang Mayo 10 sa Palawan at Batanes, malapit sa Taiwan at South China Sea na parehong mga lugar na inaangkin at binabantayan ng China. Ang balikatan ngayong taon ay mayroong 3 main events, Field Training Exercise o FTX, Command and Control Exercise o C2, at Humanitarian Civic Assistance o HC Activities. Magsasagawa rin ang mga partido ng Multilateral Maritime Exercise o Joint Sailing Exercise sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas o EEZ. Kasama rin dito ang mga tauhan mula sa Australian Defense Force at Marine National, French Navy, kasama ang partisipasyon ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine Coast Guard o PCG, Philippine National Police o PNP, Department of Information, Communications and Technology o DICT, ang Office of Civil Defense o OCD, at ang Presidential Communications Office o PCO. Magkakaroon din ito ng mga observer mula sa 14 na bansa. Ito ay ang Brunei, Canada, France, Germany, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand at Vietnam. Noong unang bahagi ng buwan, naglabas ng Joint Vision Statement ang mga pinuno ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na nagsasaad ng posibilidad ng higit pang pinagsamang pagsasanay at pagsasanay sa hukbong dagat ng magkasama, kung saan ang Pilipinas ay nakatakdang tumanggap ng suporta para sa mga prioridad ng modernisasyon ng depensa. Inulit din ang Joint Vision Statement ng serious concerns ng mga bansa sa mapanganib at agresibo na pag-uugaling China sa South China Sea. Bago ito, nagsagawa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ang Naval at Air Force ng 3 bansa at Australia sa West Philippine Sea. Alinsunod sa kanilang pangako na palalakasin ang regional at international cooperation. Dumating ito dahil tumanggi ang China na kilalanin ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagpapawalang visa sa tinatawag nitong 9-line. Nauna nang sinabi ng pamahala nito na patuloy itong susunod sa inilarawan nitong friendly consultation sa Pilipinas,
matapos na matagpuan ang ilang mga Chinese vessels na swarming o palutang-lutang sa mga lugar sa West Philippine Sea. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang balikatan exercise na ito ay isang taunang kaganapan na naglalayong palakasin ang mga kakayahan at alyansa sa depensa. Pagkatapos ng 6 na taon ng pagtigil ng joint military exercises ng bansang Pilipinas at Estados Unidos ay binalik na. Ang alyansa ng dalawang bansa ay nag-anunsyo ng kanilang kasunduan na kumpletuhin ang pagtatayo ng 5 original na site at magtalaga ng 4 na mga bagong site para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang layunin ng military activity na ito ay kontrahin ang operasyong pangdagat ng CCP o Chinese Communist Party sa loob ng West Philippine Sea. Gayunpaman, hindi dito natuwa ang China at binalaan pa ang bansa laban sa EDCA na nagsasabing seriously harm ang bansa na hindi katanggap-tanggap lalo na sa mga mamamayang Pilipino. Sa loob ng maraming dekada, ganap na nakontrol ng China mga pangunahing bahagi ng West Philippine Sea. Nagtatapon din sila ng malalaking dami ng lupa at buhangin sa ilang bahagi ng dagat na bumubuo ng mga artipisyal na isla. Ibig sabihin, kahit na sinabi nilang hindi nila tayo inaapi, kung salungat naman sila sa paglalagay ng mga bagong site ng gobyerno at ng US at hindi lamang iyon, dahil matagal na nilang inaapi ang bansa noon pa man dahil sa kanilang mga nakaraang operasyon. Kaya hindi makatwiran ang panawagan ng CCP o Chinese Communist Party na itigil ang balikatan. Buo dito, ang joint operation ng balikatan ay binubuo ng naval operations ng Subic, pagtatayo ng mga pasilidad para sa mga patrol vessels at pag-iimbak ng mga baril. Sa Fuga Island, nais nilang palawakin ang kasalukuyang detachment ng mga hukbong dagat para sa marine at air operations. Ganon din sa Busuanga at Malabac Island at sa Northern Luzon at Palawan. Kahit na alam ng mga Pilipino na ang US ay may mga nakatagong intensyon, tulad ng alam ng lahat, gusto nilang ang bansang Pilipinas ang maging unang linya ng depensa. Ngunit ang bansa ay may katulad na pagtatalo gaya ng US. Ang kanilang sama ng loob para sa CCP sa nakalipas na ilang taon sa Vietnam War at Korean War. Walang dahilan ang bansa para tumanggi dahil sapat na silang nabuli ng China sa makatawid. Ang bansang Pilipinas ay walang magagawa kundi ang bumuo ng isang alyansa sa gobyerno ng US para sa parehong pagpapabuti ng strategic point at makatwirang mga dahilan para dito. Bagamat makabubuting huwag gawing komplikado ang mga bagay laban sa China, ngunit wala silang magagawa, kundi ang palakasin ang kanilang mga depensa para sa pag-iyak ng CCP para makuha ang ilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Panahon na para sa Pilipino ang lumaban. Samantala, mananahimik umano at walang gagawing anumang mapanghamong aksyon ng China sa kasagsagan ng mga aktibidad ng Balikatan Exercise 2024 sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ito ay kasunod ng napaulat na pagdami ng bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, kung saan ilan sa mga ito ay namataan sa mga lugar na pagdarausan pa ng naturang pagsasanay. Makaraang magsimula ang naturang joint military exercises ng Pilipinas kasama ang iba pang mga kalyado nating mga bansa. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commander Roy Vincent Trinidad, matagal ng panawagan sa China na igalang at sumunod sa international law, kung kaya't inaasahan na wala itong gagawin anumang akbang na makakapagpataas pa ng tensyon sa naturang pinagagawang teritoryo. Gayunpaman ay tiniyak din ng naturang opisyal na may mga nakalatag na rin silang kaukulang mga hakbang kung sakaling magkaroon man ng tangkang panggugulo ang China sa ikakasang military exercises.